At ang atin pong pag-aaralan tonight ay ang 1 Kings chapter 15 verses 16 to 22 at ang mga nawalang paliwanag dito po sa 1 Kings ay kukunin natin sa 2 Chronicles chapter 16 verses 7 to 12. Okay po. Para medyo ano tayo, hindi agad mag-dive in sa ating topic. Okay, basahin ko muna yung ating text. At ito po'y para sa kapakanan po ng mga bago natin. Sabi nito sa verse 16, there was war between Asa and Baasha, king of Israel, throughout their reigns. So sa panahon ng paghahari, meron silang laban. Baasha, king of Israel, went up against Judah and fortified Ramah to prevent anyone from leaving or entering the territory of Asa, king of Judah. So yan po ang magkaaway. At si King Baasha ay may ginawa. Pinatibay niya ang Ramah, okay, upang wala po daw makalabas sa territory ni King Asa of Judah. So parang lumalabas, ang Judah that time ay palagay ko napapaligiran po siya ng mga mountains. At dito sa Ramah, ito yung pinaka-gate. Dito sila lumalabas. Pero dito naglagay si Baasha ng pinatatag na Ramah. Doon siya nagtatag marahil ng stronghold o ng garrison para hindi makalabas, makapasok kung sino man ang gustong tumulong kay King Asa. Kasi nagpaplano nga si Baasha na girahin si King Asa. Verse 18, ito ang ginawa ni Asa. Then Asa took all the silver and gold that was left in the treasuries of the Lord's temple and of his own palace. He entrusted it to his officials and sent them to Ben-Hadad, son of Tabrimmon, the son of Hezion, the king of Aram, who was ruling in Damascus. Itong Damascus ay lugar ng Syria. Ibig sabihin, ito po ay kumbaga Israel, di ba, sa taas po yan, Damascus, Syria, Lebanon, yan po yan. At ang sabi niya, let there be treaty between me and you. And he said, as there was between my father and your father. See, I am sending you a gift of silver and gold. Medyo ano siya, ha? Maganda siyang magsalita. Sabi niya, magpapadala ako sa inyo ng regalo. Huwag mo nang itanong kung saan galing yan. Basta bigay ko yan sa iyo. Basta break your treaty with Baasha, king of Israel, so he will withdraw from me. Para layuan ako nitong si Baasha. Kampihan mo ako, Ben-Hadad. May regalo ako sa iyo. Ben-Hadad agreed immediately with King Asa and sent the commanders of his forces against the towns of Israel, and then he conquered Ijon, Dan, Abel Beth Maakah, and all Kinnereth in addition to Naphtali. When Baasha heard this, he stopped building Ramah. Tumigil na sa pagpapatatag ng Ramah, yung dadaanan ni Asa, and withdrew to Tirzah. At anong ginawa ni Asa? Asa issued an order to all Judah. No one was exempt. And they carried away from Ramah the stones and timber Baasha had been using there. With them, King Asa built up Geba in Benjamin and also Mizpah. So makikita natin na inorderan ni Asa ang kanyang mga tauhan, walang exempted, ang kanyang mga mamamayan, marahil, no one is exempt, sabi rito. At sila po ang pinagbuhat ng mga bato, ng mga tabla na ginagawa ni Baasha doon sa Ramah. Anak, ipakita nga natin ang, ipakita nga mo nga muna anak yung
mapa, yung map na Israel at saka Judah. Ayan. So ayan po mga kapatid. Yan ang Israel, yan ang 10 tribes at ang Judah sa bandang ibaba. Sa taas ay si King Baasha and King Asa. Alam ko, marami na sa atin ang nalilito sa mga pangapangalan. Pero bigyan ko lang kayo ng konting perspective. Anak, yung chronology ng mga hari ng North and South. Eto, ang sabi ko dito, ang title nito, The Chronology of the Kings of Judah and Israel. Sa itaas, nakalagay yung The United Monarchy, si Saul, David, and Solomon, and then after that, nagkaroon na po ng Divided Kingdom. Sa Judah, ayan na po yung listahan, hindi ko na po babasahin isa-isa, pero yung mga pinag-aaralan natin nandyan. Sa Judah, si Rehoboam, anak po yan ni Solomon, then Abijam, and then Asa. Nasa pangatlo na ho tayo. So kung titignan nyo hanggang ibaba, marami-rami pa ho ang pag-aaralan po natin. Sa Israel naman, makikita po natin si Jeroboam ang nauna. At yan po ang ating pinag-aaralan until now. Hindi pa tayo tapos kay Jeroboam at susunod na po si Nadab. Ayan po. Tapos meron din palang Baasha sa Israel. So yan po ay tingnan nyo na lang. Gusto ko lang kayo magkaroon ng idea na ganito pala ang mga pangalan ng mga hari na naghari sa Israel at saka sa Judah. Okay po. Ngayon, itong binasa nating Bible verse ay ikukumpara natin sa 2 Chronicles chapter 16 verses 7 to 12. At ang segment title po nito ay Asa's Last Year. Okay po, hindi na po natin babasahin yung passage na yan. Basta sinabi ko na lang sa inyo, nilatag ko po na isasama po natin yan as a cross-reference para makita po natin yung buong scenario. Tonight, mga kapatiran, with pride, nagmamalaki po ako sa pangalan ng Panginoon para sa kanyang glory na napakaganda po ng topic natin. Pinamagatan natin na rotten is rotten. Pure is pure. Make a great twist through Jesus Christ. So kapag sinabi nating rotten, bulok. Ang bulok, bulok talaga. Kaya makikita nyo po sa aking theme, sa aking poster, ang mga bulok na mga prutas. Kapag ang prutas po'y bulok, halimbawa, bulok na po yung mangga, bulok na po yung atis, yung apple, wala na po tayo magagawa dyan. Talagang hindi na po natin yung kakainin kasi nga bulok na. Kaya sa ang pamagat po natin ay ang bulok, bulok talaga. At ang pure naman ay pure. Kaya ngayong gabi, mga kapatiran, isa pong biting truth o kaya ay isang bitter reality ang pag-aaralan po natin. At mamaya ay makikita nyo po na tayo pala itong rotten na to. At pero hindi ko po kayo iiwanan sa balag ng alanganin, merong pag-asa, at yan ay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo lamang na sinugo ng Ama mula sa langit papunta sa lupa. At siya po ang pinadala ng Ama bilang ultimate remedy sa ating rottenness nature. So mga kapatid, isa-isahin po natin saan ako nagmumula, bakit ako nakabuo ng ganitong message. Isa-isahin natin. Ang katanungan ko for tonight, pakinggan po natin, why did we say that rotten is rotten? Bakit natin nasabi yan na ang bulok ay bulok talaga? At ang ating pong model ngayong gabi ay walang iba kundi si King Asa na maganda naman ang pagsisimula. Pero kinain na po siya ng sistema, siya po ay unti-unting nabulok hanggang mabulok na talaga siya, at dahil bulok na siya, bulok na ang lahat ng kanyang gagawin. Kaya po
Malungkot po, mga kapatid. Tingnan niyo po ang mga iba't ibang mayayamang bansa, di ba? Bulok na po sila, ang Amerika. At naalaman ko na ang Amerika pala ang may pinakamalaking utang sa balat ng lupa. Yan po, hindi pala ang Pilipinas. So mga kapatid, ang Canada po ay grabe naman ang mga problema din doon. Ng isang gabi ay may mga patayan, may dalawang magkapatid na na nananaksak na lang. Tapos itong dalawang magkapatid nito, ayon kanina sa balita, patay na rin ho pareho. Magkahiwalay na lugar silang napatay. Yung isa naman ay nakita pang buhay, dinala sa ospital, pero dead on arrival na rin. So, ang North Korea ay talaga pong naghihintay lang ng command ng Russia. At ang ito naman sa ating bansa, sa Pilipinas, ay makikita naman natin ang napipinto na talagang parang isang bulati na lang ang pipirma. Talagang magkakaroon na ng gera po dito sa ating tiyatawag na South China Sea o sa atin ay West Philippine Sea. Pinaglalabanan yan ngayon eh. Hindi na daw yan dapat South China Sea, kundi pinapalitan na yan ng West Philippine Sea. Dahil nga sa labanan ng dominance, parang pinapakita ng China na siya'y dominante. Pinapakita rin naman natin na tayo ay dominant, hindi in terms of military or economic, but in terms of our sovereignty. Tayo pa rin ay isang bansa na kahit maliit ay dapat pa rin igalang at respeto dahil sa ating meron tayong kakanyahan, mga kapatid. So isa-isahin ko lang, mga kapatid. Unang-una ko nakita ay ganito po. When he engaged in a war, ito ay si Asa, he resorted to bribery. Yan po ang masama na si King Asa. Nang siya po ay mga kapatid, hinarap ni Baasha sa isang napipinto na digmaan, ay siya po ay nag-resort sa panunuhol. At ito ang unang-una kong batayan na kapag ikaw ay rotten din ang iyong magiging remedy. Kung ikay bulok din ang iyong magiging remedy. Eh kung ang ginawa ni King Asa sa halip na manuhol ng isang hari ng Damascus o hari ng Syria ay nag-pray. Lumapit sa propeta na si Hanani, o kaya ay lumapit siya sa Diyos ng Israel, nag-ayuno, nag-fasting, nagpakumbaba, tinawag ang bansang Juda para manalangin. Baka, I'm sure, nalugod pa ang Diyos sa kanya. Kaya lamang, rotten is rotten. Yan ang unang-una kong nakita dito. Although, hindi ko minamaliit, mga kapatiran, ang malaka ng context niya ay mabigat talaga. Dahil kung talagang ito po ay inyo pong talagang pag-aaralan, yung kanyang dinaanan, talagang matindi rin naman talaga, mga kapatid, na si King Baasha ay talagang maraming tinawag para talunin ang Juda. At talagang kung titingnan niyo po ang pagkakadescribe sa 17, wala na po silang lalabasan. Kumbaga, mga kapatid, yung route para sila ay makatakas in case na matalo, nilagyan na po ng parang toll gate ni Baasha. Para din dito sa ating West Philippine Sea, naglagay po ang China ng kanilang, di ba, malaking mga gusali
sa isla na yan. At yan daw po ay wala nang makakadaan nang wala silang permission. Amerika, England, kung sino man. So ganyan po ang nangyari noon. Yung nangyayari ngayon ay nangyari na rin. Parang ganyan ang nangyari noon. So talagang si Asa ay taranta dahil mukhang hindi na siya makakaligtas. Dahil nilagyan na ng parang block, hinadlangan na yung kaisa-isang lugar na kanilang dadaanan. At ito po ay ito pong sitwasyon na to ay kumbaga sa chess. Malapit na ho siyang mamati. Ilang moves away na lang mamamati na siya. At ang kanilang struggle sa dominance ay talagang nagpapatuloy. So anong ginawa niya? Humingi siya ng tulong sa labas sa pamamagitan ni King Ben-Hadad at nagbigay nga po siya ng suhol at ang ginamit niyang suhol ay ang mga kayamanan, mga kwarta o mga ginto dun sa bahay ng ating Panginoon. Ginamit niya yon para makuha niya ang loob ng isang masamaring tao na ang pangalan po ay Ben-Hadad. Kanina po ay ini-imagine ko yung parang ang magiging topic ko sana kanina, papamagatan ko na when a bad person met a bad person. Ganyan-ganyan. Kaya dito, makikita nyo mga kapatid, yung rotten na si King Asa na pinatawag niya ang another rotten king at sila ay nag-connive, nagkaisa sa pangalan ng salapi, sa pangalan ng kwarta. At si King Baasha ay nabili ang kanyang prinsipyo dahil sa kwarta na hindi naman niya rin alam na siya po ay minamanipulate nitong si King Asa. Nagtatago si King Asa sa likod ng kanyang pera. So mga kapatid, yan ang unang-una ko nakita rito. When he engaged in a war, he resorted to bribery verses 18 to 19. Next, when he won out of his own wit, he plundered someone's property and used it for himself. Ang ibig kong sabihin dito, nang siya'y manalo, dahil din sa kanyang sariling diskarte at strategy, dahil nagamit niya nga po ang walang alam na si Ben-Hadad sa tunay na nangyayari sa kanyang puso, nanalo siya out of his own wit, magaling siya sa kanyang sariling diskarte na hindi galing sa Panginoon. Pagkatapos noon, lumayas si Baasha doon sa gate na dinidevelop niya sa Ramah at ang ginawa naman ni Rotten King Asa ay ipinakuha niya sa pamamagitan ng kanyang mga tao at mamamayan ang lahat-lahat ng mga bato doon na malalaki na ginagawang stronghold, pinapatibay, pinapatatag at mga tabla na talagang matitibay para sa panahon ng gera. Lahat ng yun ay kanyang kinumpiska, plinander at lumabas ang kanyang self-centeredness, lumabas ang kanyang rottenness, ang kanyang greediness. Kinuha niya ang gamit ng iba dahil nagtagumpay siya. Yan po ang problema kapag ang tao ay rotten, habang nananalo, sige-sige pa rin siya. May mga imamanipulate siyang tao because a rotten person is a self-centered person. Lahat ay kanya. At ang tingin dito ni Asa, siya ay matalino, siya ay gifted, siya ay talented, siya ay strategist, o kaya siya ay magaling at mahusay dahil nanalo siya. Nag-celebrate, I believe, ang Juda dahil nanalo sila. In fact, nakuha nila ang gamit ni Baasha. Pero alam natin na yung panalo na yan ay superficial. Yan ay pahintulot lang ng Diyos. Pinahintulot din lang yan ng Diyos. Pero ang Diyos dyan ay hindi natutuwa. Nang gigigil si Lord dyan sa area na yan. Dahil itong rotten na si King Asa
ay kumilos sa kanyang rottenness. Hindi siya nag-rely sa Panginoon. Ginamit niya ang kanyang kwarta, ginamit niya ang Damascus, ginamit niya ang impluensya at authority at power ng iba. At kanyang initsapwera ang Diyos ng Israel na nag-save sa kanya sa mga previous exploits na meron siya. Pangatlo, when he was rebuked by a prophet, he got angry and put the prophet in prison. Yan po'y makikita, lulundag na tayo sa 2 Chronicles, chapter 16, verse 10. At ang nakasulat po sa verse 10, ganito, Asa was angry with the seer. Ayan na po. Remember, sa verse 7, lumabas na po yung seer, yung propeta na si Hanani. And Hanani confronted the rotten King Asa. At ano ang maaasahan mo sa isang rotten egg? Sa isang rotten na apple? Sa isang rotten person? Eh di masama din. Kaya nga sa verse 10 ang sabi niya, Asa was angry with the seer because of this. He was so enraged that he put him in prison. Yan po ang nakasulat sa Bible. Kaya nabuo po ni Pastor Jim yung idea na rotten is rotten. Ang bulok, bulok talaga yan. Samantalang itong mga senaryo na to can be a blessing in disguise. Halimbawa, kung ikay matuwid talaga kay Lord, pwedeng pag may gera ka, you go to God eh. Diba? Okay, nanalo ka na. O huwag ka nang maging sakim. Huwag mo nang kunin yung gamit ng iba. Nanalo ka na eh. Pangatlo, sinabihan ka ng propeta. O kaya mga kabataan, sinabihan ka ng nanay mo, ng tatay mo, hindi ka dapat magagalit. O mga members natin sa CBC, napagsabihan ka ni Pastor Jim, huwag kang magre-reklamo ng masasamang salita. Huwag kang aalis, huwag kang lalayas. Dahil kung ikaw lang ay mayroong purity, sasabihin mo, hindi naman siguro magagalit ng walang dahilan. O sige, dapat hindi magagalit kasi tatay ko naman yun spiritually. Hindi yung pag napagalitan tayo, hahanap na tayo ng ibang tatay. Tama ba yun? Baka naman meron pa tayong portion na rotten pa rin ang ating puso. Mabigat po yan, mga kapatiran. So guys, talagang hayag na hayag sa ating discussion tonight yung theme natin. Rotten is rotten. Una, when he engaged in a war, saan siya nag-resort? Bribery. When he won out of his own wit, anong kanyang naging resort? Ninakaw niya ang mga gamit ni Baasha. When he was rebuked by a prophet, he got angry. Pinakulong niya pa ang propeta. May pagkilala pa ba yan sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, hindi pwedeng ihiwalay sa Old Testament ha. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang prophet sa Diyos sa Old Testament. In fact, kapag ang prophet of God sa Old Testament ay pinarusahan mo, preneso mo, may yari ka sa Panginoon. Kasi yung mga yan, representative ng Diyos yan. Sila po'y nagsasalita in behalf of God. Kaya nga makikita nyo sa Old Testament, laging sabi nila, eto ang sinasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, kasi sila po ang mga nakarinig na mga utos. Alam nyo sa Old Testament, ang mga prophet nung araw, hindi po sila known for being great preacher o kaya ay great theologian. Walang ganyan sa Old Testament ng mga prophet. Ang mga prophet nung araw, ang napansin ko lamang, alam nyo ang matatala sa kanila? Tenga. Yan lang talaga, namumundok para makinig sa sinasabi ng Diyos. Yan mga kapatid, ang mga speakers of God. Kaya pag pumunta yan, Daniel, yan sila Moses, yan sila Ezekiel, ay talagang mga audibly naririnig nila ang Diyos. Kaya ang matatala sa kanila nung araw, sa context nila, tenga. At palagay ko hindi rin yan nagbago sa panahon natin. Don't misunderstand me. Na baka ngayon ay kapag sinabi kong hindi yan nagbago. I believe
ang mga men of God, ang mga prophet, ang mga pastors ay parang prophets of God din yan. Ano ba sinasabi namin sa preaching? Di ba, Diyos, Diyos, sabi niyo, in-expound dati ng kanyang mga salita. Tayo ang nagiging speakers of God. Kaya po wag nating babaliwalain yung aking sinabi na yon. Pagbutihin natin ang ating tenga, makinig lagi sa Diyos. Yan po talaga. Kapag wala ka nang naririnig sa Diyos, eh useless na po ang ating pagiging propeta. Pangapat, na aking nakita dito, when he got sick, anong kanyang ginawa? He ignored God and trusted his human physician. Yun po sinasabi sa verse 12, basahin ko po. At in the 39th year of his reign, Asa was afflicted with a disease in his feet. Tinamaan ng isang matinding karamdaman ang kanyang paa. Siguro, mga paa ito. Kasi feet eh, hindi foot. Kundi, so yung dalawang paa niya, may tama, masakit, may sakit. Ano kayang sakit yon? Hindi sinabi. Pero merong karamdaman, may sakit. Sabi nito, though his disease was severe, ayun, dinescribe ha, na hindi pala ito basta kurikong lang o kaya hindi basta alipunga o hindi basta bukol lang. Severe ang sabi ng Bible. Even in his illness, kahit na malala ang kanyang karamdaman, he did not seek help. Isa-isang ko ha? He did not seek help from the Lord, but only, sabi ng Bible, but only from the physicians. Diyan nabuo ang aking conviction ngayong gabi that rotten is rotten. Pag bulok, bulok talaga pala. Pag ang apple ay bulok, huwag mo nang asan. Bulok na mayabas, bulok na kamatis, bulok na sibuyas, wala ka na pumagawa. Wala ka nang magagawa dyan. So mga kapatiran, man is hopeless. Dahil sa totoo lang, without Jesus Christ, lahat po tayo ay bulok. Alam niyo mga kapatid, nung linggo ay kami pong pamilya ay nagkaroon ng chance na makapag-sanggyupsal. Makapag-sanggyup sa isang dito lang malapit sa amin. Alam niyo mga kapatid, pagdating ko doon ay nasa loob na sila. Naiwan po ako. Pero sa labas nakita ko ang haba ng pila. At si Oliver naman ay halos isang oras ding naghintay para makapasok at sumunod na lang nga ho ako dahil galing ako sa CBCLP. Alam niyo, pagpasok ko doon, ang sabi ko na lang kay Sister Leia, man is hopeless. Bakit? Bakit ko nasabi agad na man is hopeless? Pagpasok ko doon, hindi ako masaya, wala akong ganang kumain. Dahil na-realize ko that man is hopeless. Bakit? Galing ako sa church namin, hindi naman karamihan ang umatin. Pagdating ko doon, ang haba ng pila. May bayad, gabi na, alas 8 na yata yun, mahaba pa rin ang pila. So, disappointed ako. Pagpasok ko pa doon, para kaming nasa palengke. Ang uso, tapos may mga nagsisigawan, nagsiselfie, parang mga lasing ang mga tao, ang sabi ko, man is hopeless. Pag ang tao, pag pinag-usapan ng pagkain, kapag pinag-usapan ng sanglibutan, ang material na bagay, ang pagkain na napapanis, ang pagkain, pag kinain mo ngayon, ay bukas ay idudumi mo na rin, dun sila magagaling. Kaya I said to myself, man is hopeless. Tingnan niyo po, why did I say man is hopeless? Kapag ang tao, kapag ang mahirap po ay, diba, tingnan nyo, ang mahirap na tao, dahil mahirap na sila, anong gagawin? Talagang magpapakamatay sa maraming trabaho. Walang Diyos. Kahit linggo. Gagawa ng masama para madagdagan ng pera. Yung mayaman naman, dapat mayaman na, maganda na ang buhay, wala pa rin. Gusto pa rin kumita ng kumita ng kumita ng kumita. Mandadaya pa rin ng mga taxes. Maglalagay pa rin sa mga mayor para ang kailang negosyo ay maprotektahan. Man is really hopeless.
Money is hopeless. Mga kapatiran, sana po ay naiintindihan niyo po ang mga ipinapaliwanag ngayon ng salita po ng Diyos, ng Bible, ng Holy Spirit. Talaga bang ang tao ay hopeless, Pastor Jim? I'll give you a verse. I won't answer you. But allow me to read Jeremiah 13:23. And you know what the Bible said? Can an Ethiopian change his skin? Or a leopard eats his spots? Kaya bang magbago ng kulay ng balat ang isang Ethiopia? Maiitim ang mga Ethiopia. Kaya niya bang magbago? Ang leopard, kaya niya bang baguhin ang kulay ng kanyang mga spots? Mga kapatiran, neither can you do good who are accustomed to doing evil. Biglang ipinasok ni Lord yung ano, ganyan kayo. Ganyan kayo. Guys, we are in a hopeless situation. Lahat ng tao apart from Jesus Christ, you are in a hopeless condition. Gagawa at gagawa ka ng masama. You know why? Because you are rotten. Tingnan niyo po ngayon sa ibang bansa. Magaganda ang mga katawan ng mga tao sa Canada. Hindi naman lahat, ha? Pero marami doon ang gaganda nilang tingnan. Pero mga kapatid, rotten ang kanilang kultura. Rotten ang kanilang mga behavior. Rotten ang kanilang views on God. Dahil sobrang yaman nila, mga kapatid, wala na silang Diyos. Sa Japan, nabalitaan ko, mga kapatid, kapag ikay nagtayo ng simbahan doon at ikaw na pastor ay naka-born again ng 2 o 3 tao isang taon, himala na daw po yun. Dahil ang mga tao doon ay walang pakialam sa Diyos. Walang pakialam ang tao doon sa Diyos. Bakit? Sila po ay puro trabaho, 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 trabaho lang. Yun ang Diyos nila doon. Trabaho. Magtrabaho ng 2 beses, 3 beses na trabaho, 4 beses na trabaho. Kaya doon, marami ang nightclub. Yan po ang dahilan. Dahil ang mga lalaki doon ay sa sobrang trabaho, kailangan nila ng counting pleasure. Kaya maraming mga Pilipina ang pumupunta doon sa Japan bilang isang Japayuki para magbigay ng mga entertainment. At hindi lamang entertainment ang binibigay nila at pleasure, sila po yung mga nagtatrabaho doon, mga masahista sa mga nightclub, mga dancer, kung ano-ano pa, mga kapatid. Hindi naman lahat. I believe may mga babaeng Pilipin nagpunta roon bilang engineer, doctors, mga teachers, siyempre may mga ganong aspect. Pero mga kapatid, may elemento din ng katotohanan itong sinasabi ng Pastor Jim. Dahil marami akong kilala doon sa probinsya namin na ganyan po ang naging trabaho. So mga kapatiran, talaga pong ang tao po ay massive ang kanyang kasamaan. Kaya alam niyo, may mga tao, makikita niyo po, kahit gumagawa ng mabuti, sasabihin tutulong sa mahihirap, nagpapakain sa mga street vendors, mga street children, pero ang kanilang mga puso ay full of pride. So mga kapatid, kailangang maintindihan po natin ang Jeremiah 13:23. Romans 3:10, walang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Not even one. Yan po ang sabi ng buhay na written word of God. Siyempre, pag word of God na po ang nagsalita, wala na po makaka-ex sa atin. Dahil ang Diyos na po ang may sabi. No one is righteous. Not even one. Walang nakarating sa pamantayan ng ating Panginoon. Eddie, rotten nga tayo. Hindi po tayo pwedeng magmalinis. Lahat po tayo ay merong talagang rottenness, lalo na sa espiritual. Hanggang ngayon, kahit na tayo ay mga Kristiyano na, andyan pa rin, mga kapatid, ang evil nature, ang ating kasisimba lang, kawo-worship lang, kakakanta lang, kapapakinig lang ng OPM, pagkatapos lang 5 minutes away, iba na ang ginagawa.
Kaya balik ka lagi sa fold ni Lord, because sa sarili po natin, tayo po ay hopeless, tayo po ay depraved. Talagang tayo po ay mga laman, makasanlibutan, makalupa, makalaman, materialistic na mga tao. But Pastor Jim, let me ask you, is twist possible? Yes. John 14:6. Ito po ang remedy. Ang John 14:6 ang sabi, Jesus is the way, I am the way, sabi ni Lord, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through me. So mga kapatid, by these words, words came from the mouth of Jesus Christ, sinasabi niya that there is possibility. There is a great remedy. There is a great hope if I am with you. Because I am the way, the truth, and the life. No one can come to me. So mga kapatid, if you want a turnaround of your life, if you want to experience, guys, yung new life, abundant life, powerful life, at hindi tayo magiging rotten, ang turning point ay si Lord Jesus Christ. That's the only way. That's the only way. I'll give you a verse that will maybe shock you. I suppose. We have to be, wow. We have to be, mga kapatid, magagambala tayo ng talata na to. Tingnan nyo pa, mga kapatid. 1 John chapter 5, verse 4. Ang sabi po dito, everyone born of God, nako, everyone born of God. Ibig sabihin ni, kailangan pala tayong ipanganak ng Diyos. Pastor Jim, ipanganak na ako. Yes, ng nanay mo. Pinanganak ka ng nanay mo. Pero kailangan ka rin ipanganak ng Diyos. E ano nakasulat to? Everyone born of God, ano ang magiging result? Overcomes the world. Ayan na po yung twist na sinasabi ko. Itong talatang ito, isang linya pa lang, nakita nyo na po yung remedy. Rotten is rotten ang ating talata, but pure is pure. So, Pastor Jim, you're saying that there is hope? Yes. There is hope in the Lord. Kinakailangan mong ipanganak ka ng Diyos. Kasi mga kapatid, dalawang beses tayo dapat ipapanganak. Ipapanganak ka ng nanay mo physically, at ipapanganak ka ng Diyos spiritually. Paano? Through the Lord Jesus Christ. Yun ang ipinadala ng Diyos Ama sa lupa na magiging remedy niya. Yan po. Walang religion, walang Santa Maria, walang San Jose, walang Santo Niño, walang San Pedro. Wala lahat yan. Dahil hindi yan ang ipinadala ng Diyos. Yan po ay mga pandadaya lang ng Diablo. Kasi ayaw niya na makilala natin si Lord Jesus Christ. Ituloy natin yung binabasa ko, 1 John 5:4, everyone born of God overcomes the world. That's the twist there. This is the victory. Ito yung tagumpay that has overcome the world, even our faith. So malaki pala ang role ng faith. Saan nga galing ang faith? From hearing and hearing the word of God. Kumikilos doon ng Diyos. Mga kapatid, pero huwag niyo sabihin na, basta makikilig lang, lagi ako kay Pastor Jim, magkakaroon na ako ng faith. Sandali, meron pang mga ibang ano dyan. Even ang Diablo, pwede makinig sa akin tonight. Di ba? Kahit ang Diablo, nakikinig yan sa akin tonight. Pero nagkakaroon ba siya ng faith? Wala pa rin. Meron pang mga spiritual intervention. The Holy Spirit will enlighten you. The Holy Spirit will teach you. The Holy Spirit will open your heart. The Holy Spirit will sanctify you. The Holy Spirit will melt your heart. Yun ang mga kailangan po natin. So the preacher without the Holy Spirit, the preacher is nothing. Pero siyempre, the Holy Spirit naman may appointed means para kumilos siya. The Holy Spirit needs a pastor, a preacher. Yan po ang mga laro sa spiritual na hindi natin nakikita. Isa pa, mga kapatid, importante yung faith. Mga kapatid, yung faith na pinag-uusapan dito ay saving faith, ha? Kahit ang Diablo ay may faith yan, pero hindi yan faith na nagliligtas.
May mga faith din sinasabi ang Catholic. Miraculous faith, ganyan po ang mga sinasabi nila. Historical faith, alam nila kung saan ipinanganak si Jesus Christ. Historical faith lang yan. Pero yan bang faith na yan ang nagdadala sa iyo sa kaligtasan? Kapag hindi ka dinala ng faith na yan sa kaligtasan at pagkatakot at pagsisisi, ay historical faith lang yan. Baka yan ay miracle faith lang. Marami diyang naniniwala. Dati sa El Shaddai, itaas ang mga kumot, itaas ang mga payong, dalhin ang mga libreta, dalhin ang mga asin, ang mga itlog itaas. Yun, taasan ng taasan. Pero dinala ba sila ng kanilang pinapakinggan sa pagpapakumbaba at pagsisisi sa Diyos? Wala. Rotten is rotten. The twist is possible only and only by the Lord Jesus Christ. Alam niyo, masyado pong importante sa akin itong twist na to. Kagaya ng nangyari kay King Asa, a bad situation kasi can be a blessing in disguise. So, yan po. Kaya nga, kailangan lagi natin ng Lord eh. Kasi anuman ang trials mo, lagi mong pwedeng gamitin ang bad situation as a way of blessing. It can be a blessing in disguise. Kagaya nang nangyari kayo, no? Kay King Asa. Okay, hinarap siya ni Baasa. Eh, sa halip na siya, lumapit kay Lord, mag-ayuno, ipatawag ang mga tao. Manalangin tayo, mga kapatid. Manalangin tayo. Kailangan natin si Lord. Aba, lumabas ang kanyang evil scheme. Magbabribe ako. Tapos, talagang evil. Pinakuha pa ang lahat ng kayamanan sa bahay ng Panginoong Diyos. At ginamit niya pa ang pera ng Diyos sa gawain niyang masama. Eh di evil nga siya, rotten nga siya. Pero kung siya'y pure, ang masasabi ko, a bad situation can be a blessing in disguise. Pastor Jim, sino example mo? Si Job. Si Job nagkaroon ng sugat mula ulo hanggang paa. Ang sabi ng kanyang asawa, sumpa mo na ang Diyos mo. Pero anong ginawa ni Job? Na-twist niya po yun. A bad situation can be a blessing in disguise. Ang sabi niya sa kanyang asawa, mabuti lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at ang masama ay hindi na? Yan po ang tunay na may pagkakilala sa Diyos. Yung masama, maganda pa rin ang kanyang view. May problema, si Lord ang kanyang nakikita. Sa Lord siya nagtatago, nagdadasal, pupunta siya sa isang mataas na lugar. Nang gabi, dumidi pa siya doon at nagmumuy-muy siya kay Lord at humihingi ng habag at biyaya. Sabi ng Lord, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Nahuli mo. Nakuha mo. Guys, lahat ng problema natin was an easy war for the Lord our God. Mga kapatid, tingnan nyo na lang ang solar system. Ang Milky Way, ang Andromeda. Tingnan nyo na lang mga kapatid, ang observable universe, mga kapatid. Wala na kayong masasabi. Napakagaling ng ating Panginoon. An easy way became a hard way to a bad man. Ayan. Napakasimple lang sana ng requirement ng Lord sa kanya, trust me. Sabi nga ni Hanani sa kanya, you did not rely on God. You did not rely to the God of history, of faithfulness. You made a wrong turn. Mali ang binalingan mo. Mali ang pinuntahan mo. Pero sa halip na matuwa siya sa rebuke ni Hanani the prophet, pinakulong niya pa. Lalong masama. Kaya po yung masama, walang lalabas na matamis. Tandaan niyo po yan. Lahat ng lumalabas sa buhay natin at puso at bibig natin without telling what you have inside, mga kapatid, butata na tayo dyan. Why? Lahat ng lumalabas sa buhay at bibig natin, sabi ng Biblia, galing yan sa puso natin. Yan ang inipon mo sa puso mo. Kaya pag toxic lumalabas sa bibig mo, huwag ka nang magmahumahangan pa. Hindi ka makakaligtas sa pamantayan ng Diyos.
Yung mga bigla na lang nagugulat, nagmumura, nasa puso yan. Nasa puso po yan. We cannot fool God, mga kapatid. Kaya yung mabuting itinago mo sa puso mo, lalabas yan eventually. Yung mga galit, sama ng loob, jealousy, lahat ng tinago mo doon sa bawat corner ng puso mo, one day it will come out. Maghahanap yan ng expression. Tingnan nyo mga kapatid, yung mga nang re-rape, nasa puso yan. Kaya nang rape siya, matagal nang ipinasok sa puso niya, inisip niya, marami siyang kabastusan na nakakita na pinasok niya sa puso niya, kailangan niya na expression. Kailangan niya mag-manifest. Kailangan niya ma-express. Kailangan mangyari yun sa kanya. Kaya nga sabi mga kapatid, yung adultery does not start in bed. It is started from the heart. In my summary, I said, in this particular episode, we have heard and learned that man's tendency is to do evil. Nakita po natin yan. That's man's biases. That's the nature of man. And in lieu of this, we need really God through Jesus Christ so that we could make a fresh start and have a new nature. So talagang kailangan po natin ang ating Panginoon para makapagsimula talaga tayo ng bagong pagpapasimula. Sa pagiging rotten egg, magiging pure tayo because the Lord is pure. Pero don't stop there. You have to continue. Dahil matindi po ang ating depravity. In my proposition, ang sabi ko mga kapatid ay ganito. Bilisan ko lang ito ha. You have no other chance but to embrace God's way through Jesus Christ. Yan lang yan. Wala nang iba. Wala kang ibang chance. No religion, no good works, no sacrifice on the cross, but Jesus Christ as the way to God. Number two, stop relying on yourself. Transfer your total confidence in Him alone. Stop relying on yourself. Huwag kang, kapag ikaw ay humaharap sa mga matitinding laban, gera ng buhay, huwag kang mag-rely sa iyong sarili. Dahil yung sarili mo na yan, rotten yan. Come to the Lord in humility. Pray to the Lord. Hindi yung nag-o-automatic sa isip mo. Ito gagawin ko, 1, 2, 3, 4. Mga kapatid, lalo tayong mawawala niyan. Come to the Lord. You have to see that God's purpose is God is calling you. Alam niyo, yun ang tingin ko eh. Pag may trials tayo, God is simply calling us. Kagaya itong si King Asa na to, hindi niya nag-gets kasi. Kaya nga, okay, nag-bribe siya. Pinuntan siya ni Hanani. Bakit ka nag-rely doon, hindi sa Panginoon? Nalimutan mo na ba yung ginawa ni Lord sa'yo? Nang magtulong-tulong ang mga Cushites at mga Libyans, mas malaki yan kaysa kay King Aram. Diyan sa king ng Aram na yan. But God did save you. Sabi ng Panginoon. So guys, na-realize ko, any problem, any sickness, any diseases na meron tayo, you have to get the point. God is simply calling your attention. Tapos ang laban. Walang mabigat kay Lord. Nothing is too hard for the Lord. Number three, proposition. Turn your bad situation into a blessing in disguise. Know God's knowledge. Oh, yan ang trabaho natin ngayong gabi. Baligtarin mo yung iyong bad situation into a blessing. Pwede ba yun? Yes! Job, nagkaroon ng sugat mula ulo hanggang paa. He turned the bad situation into a blessing. Lumabas ang kanyang purity. Lumabas ang kanyang faith in God. Yung asawa niya, lumabas din naman ang toxicity niya. Sabi niya ba naman, she suggested, curse your God, Job! Curse your God! Pero mga kapatid, kahit asawa niya yan, nilabanan niya yan ang prinsipyo. Asawa ko, sabi niya, mabuti lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Nakipaglaban siya, hindi siya nag-amen. Ay, hindi ako i-amen sa masama. Dahil may sarili kong katwiran. Kaya sa church natin, kung merong kasamahan tayo na iba ang katwiran, bay, huwag kang papayag. Huwag kang papayag to be dominated. Dahil iba-iba tayo eh.
Guys, napakahalaga itong tinuturo kong ito sa inyo. Ito magpapatatag sa iyo. Turn your bad situation into a blessing. Number four, enjoy your entitlement as children of the Most High God. Enjoy mo yung entitlement mo. Guys, bilang tunay, ha, yung totoo lang ha, bilang tunay na anak ng Diyos, grabe ang mga entitlement natin sa Panginoon. Meron tayong wisdom of God, meron tayong fear of God, meron word of God, meron tayong enlightenment, meron tayong way, meron tayong mga provisions ng protection, magiging ulo tayo, hindi tayo magiging buntot. Grabe po ang mga entitlement natin kay Lord. By virtue of our relationship to Jesus Christ. Guys, sabi ng Bible, naging kapatid na tayo ni Jesus Christ. Remember, He is the God's Son, the one and only God's Son. We became His brothers. Adopted children nga tayo eh. Tatandaan natin, isa lang anak ng Diyos, si Jesus Christ. But we were adopted. Kaya sa akin, mahalaga yung doctrine of adoption. Praise the Lord, meron kaming adopted sa aming bahay. Because I learned that from God. Number five, spread this good news. It is our duty. Spread this good news. Tonight is Friday. Huwag niyong biguin ng Panginoon. Kayo mga tamad mag-share ng OPM, magbago na po kayo. Kayo po na walang pakialam sa kaluluwa ng ibang tao, magbago na po tayo. Tayo po ay dapat maging pure. At ang purity po natin ay dapat ma-spread. This is the high time. Kailan pa? Second World, Third World War na. Kailan pa? Gera na. Andyan na yung famine. Andyan na po mga kapatid ang matitinding labanan. Atheism. Talaga. Andiyan na po ang malalalim ng mga kasalanan. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim at sana po tayo pinagpala ni Lord. At nawa ay gagawa kayo ng mga reflection, huwag tatamad-tamad, laging masinop. Lagi kayong maging masinop. Lagi kayong maging matyaga, matiisin, masipag pagdating kay Lord at sa gawain. And trust me, sabi ng Bible, hindi kayo mapapayag. Lord, salamat po sa gabing ito, sa inyong mga salita, biyaya, pagpapala, salamat sa mga pagtuturo, salamat sa mga cleansing, purification, salamat sa mga learnings, at sa mga righteousness na tinuturo mo sa amin tonight. Hindi po kami nalalayo sa inyo dahil sa mga pakikinig namin ganito. Ito po'y investment namin para kami mapalapit sa Diyos na buhay, na buhay, na buhay, at sa kanyang buhay na walang hanggan. Salamat po sa aming spiritual maintenance na to. Salamat po sa isang linggo. Friday na naman. Salamat po sa inyong habag at biyaya. Salamat sa inyong pagsama sa amin, Lord God. Patawad po sa mga pagkukulang namin. Mga kapatid, sumati ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen at Amen. Salamat sa ating Panginoon. So bago po tayo mag-iwahiwalay, ay bukas po ay wala po tayong OPM. Okay, praise the Lord. Sabado po, I have a meeting bukas sa mga pastors, alas 9 ng umaga sa CBC Lakeview. At ito po yung poster po natin para sa next week nating OPM anniversary. At salamat po sa ating Panginoon, sa mga tumutulong sa atin para sa mga gawain na ganito, mga kapatid. At basahin ko lang po ang mga late greeters natin. Okay po, sino ba yung huli kong ano? Okay po, bumabati po si Pastor Dario. Okay, si Aris. Bago sa atin si Aris. Magandang gabi, Aris. O, ito yung Aris sa CBC Taguig. I don't know, let me know. Rex Pascua, magandang gabi. Leila Agustin, magandang gabi. Sally Sagaral, magandang gabi sa iyo. Aidan Choi, sabi niya, God is the only way para di tayo masira. Tama po yan. Justoni Nuke, amen po. Praise God. Titus Pandian ng South Cotabato, blessed evening, Pastor Jim, at sa lahat tonight. Prose Hernandez, magandang gabi po. Jewel Funye, Hearty TV, ayan po. So, ayan na po yung mga late greeters natin. So, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Magandang gabi po. Although lampas na po tayo ng 4 minutes, pero hindi po yan sayang. Di po ba? Walang sayang kay Lord.
Lahat ng oras, actually, dapat sa ating Panginoon. Yan po ay siya may-ari ng lahat ng bagay. Kaya po, malaki pong blessing sa atin na ma-realize natin yan. Okay po, hindi po tayo nabibigatan sa mga gawain natin. Ito po ay pabor sa atin dahil nag-i-entertain tayo ng truth, na-expose tayo sa mga spiritual reality ni Lord. So, good night po. Huwag niyong kalilimutan. 2-3 tao na mga tekada segundo. Magandang gabi po. Maranatha and Shalom. Good night!